Sinampahan na ng patong-patong na kasong kriminal ng Department of Justice sa korte sa Surigao del Norte ang di umano'y cult leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si J. Renz Quilario o Senior Aguila at 12 iba pang opisyal ng SBSI. Si Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karin Sanico ay kinasuhan ng Qualified Trafficking in Persons, Facilitation of Child Marriage, Solemnization of Child Marriage and Child Abuse ng DOJ sa Surigao del Norte. Bukod kay Senior Aguila, kasama sa mga kinasuhan ay sina Mamerto Galanida, Karin Sanico, Janeth Ahok, Winifredo Buntad, Giovanni Lasala, Ibrahim Adlaw, Jovelito at Chicoso, Sergio Cubillan, Darrell Buntad, John Ray Ilandag, Yuri Gary Portillo, Florencio Giban, all from Sitio Capihan, Socorro, Surigao, still at large cases have been filed and we expect the courts to issue warrants. Ani Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Just the beginning. Kasi marami pang angles na dapat. And of course, sabi ko, preliminary filed in Surigao. Because eventually, we believe that the cases should be tried here in Manila or another venue. Dagdag pa ni Crispin Rimulya. Meron na tayong 21 cases. 21 cases filed already. Sa Surigao final muna. Qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriages, and child abuse. So, meron na tayong cases na final ng ating prosecutors. But it's just the beginning. Kasi marami pa itong angles na dapat ma-fail dito. And of course, sabi ko, preliminarily filed in Surigao, because eventually we believe that the cases should be tried here in Manila or in another venue where the interest of justice will not be affected by people who may want to interfere in the process. Gayunpaman, hindi nagbigay ng detalye ang DOJ sa pagsasampa ng mga kaso at partisipasyon ng bawat akusado. The thing speaks for itself. Kung paano sila gumalaw na ang bata ay kanilang ginamit sa iba't ibang pamamaraan at kung paano nila trinafik itong mga ito. Ang pagpapaliwanag ni Crispin Rimulya. Samantala, ayon sa post ng dating miyembro ng SBSI na si Ma'am Diane Dantes sa social media, hindi lang pala si Senior Santo Niño ang na-reincarnate sa katauhan ni Senior Aguila, kundi pati pala ang matagal nang namayapang founder ng bayanihan na si Don Alvino Tarok, ang asawa ng founder ng SBSI na si Mama Nena. Kaya pala, madali umanong napaniwala ni Mama Nena nila ni Karin Sanico at Mamerto Galanida na pinaniwala at niloko ng mga kulto si Mama Nena na bumalik ang dati niyang asawa sa mundo sa katauhan ni J. Renz Quilario o Senior Aguila. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Diane Dantes. Breaking news! Hindi lang pala si Senior Santo Niño ang na-reincarnate sa katauhan ni J. Renz, kundi pati pala ang matagal nang namayapang founder ng bayanihan na si Don Alvino Tarok. Kaya pala, madaling napaniwala si Mama Nena nila Karin Sanico at Mamerto Galanida. Pinaniwala at niloko ng mga kulto si Mama Nena na bumalik ang dati niyang asawa sa mundo sa katauhan ni J. Renz Quilario, aka Senior Pato. Kaya pala, kung matandaan ninyo, sinabi ko sa pagsisiwalat ko noon kung gaano siya kabastos. Dahil Valentine's Day 2020 ay hinalikan ni J. Renz si Mama Nena ng French kiss. Kaya pala ang tawag nila ni Attorney Ralna Florano sa kanya ay Lolo. Bukod pa kay Senior Santo Niño, bright nga bugo ng klasing mga kulto, bangog. Kaya pala sa 2 taon nilang panluloko kay Mama Nena ay nakumbinse ang aming leader dahil pinangatawanan ng manlulokong impostor ang pagiging Albino Tarok sa tulong ni Mamerto Galanida. Kung sino at ano ang maginagawa ng asawa ni Mama Nena noong buhay pa.
Kaya napaniwala niya si Mama Nena na pinadala ng langit ang kanyang matagal nang namayapang asawa. Kaya pala nagpupumilit pumunta ang aming leader sa bahay kung saan nakatira ang impostor at kanyang sariling nani at live-in bugaw. Pero pinagtataguan nila ang Mama Nena. Kaya ito ang clip na ang impostor ay nagsasabi sa harapan ng mga tao na siya ay nag-compose ng kantang One in a Million Love. Kaya Jay Rance, ngayon, siningil ka na ng pagkakataon at ng mga kaluluwang inyong mga pinatay. Kasama na ang kaluluwa ng Mama Nena, kasama ang kaluluwa ng kanyang anak. Sino pa kaya ang sinabi ni Jay Rance na pumasok sa kanyang tiyan kaya siya tumaba? Aside sa mga espiritu ng Senior Santo Niño at Don Albino Tarok, kaya at least ngayon, kayo ay mabubulog sa kulungan kasama na ang inyong mga advisors. Kudos to all our heroes who never give up till the end. Mabuhay at mahal ko kayong lahat. Ay sa idang tukmang pagabukos pagandao, ako kung baway na ako, nabisan loyo sa milyon ka mga tao, si Zara o sa agawag ipahinog na sa buwan ni na milyon na. Ako sa kapanahon, naulo man yung istorya. Isa ba't ka masukong partner? Ikaw ding itabi. Yamas baday. Dumurumus baday, nila kayo dong drum. Mali nga kanta. Nga rin. Yamanis. Narito ang buong usapan ni na Ma'am Diane Dantes at Lovely. At kayo na po ang humusga. Sige, okay mga kaibigan. Ito ang Tagalog version sa ano ni Pedrito. Okay. Ang mama na in-interview ko kanina, kani-kanina lang mga kaibigan ko, ang pangalan niya ay si Pedrito, si Kaindoy, Angkog, Pedrito Angkog. So, kaano-ano niyo Pedrito si Lori Angkog? Si Lori Angkog, magkaano-ano sila, anong relasyon nilang dalawa? Pinsan siguro. Magpinsan, okay, pareho ang apelyido mga kaibigan, okay. Si Mang Pedrito, mga kaibigan, ay isang 79 years old na pinagbintangan na mga kulto, lalong-lalo na kay Mamerto Galanida. Pinagbintangan na si Mang Pedrito ay siya ang kumulam kay Mamerto Galanida dahil si Mamerto Galanida ay merong sakit sa balat at nangangati. Okay, so in short, in Bisaya, kagirun rajud si Jacin's birth. So, ngayon, eto ngayon ang magpapatunay at mag i-explain sa atin sa Tagalog version dahil si Mang Pedrito ay isang 79 years old, hindi siya komportableng mag-Tagalog, kaya ngayon eto tutulungan tayo ni Lovely para ipaliwanag sa atin yung mga pangyayari yun. Dahil yung kasalukuyan na nangyayari yung mga pagsundo sa kanya is sila ni Lovely andoon pa sa kapihan ng mga time na yun. So ngayon Lovely, paki-explain daw, paki-translate daw yun sa Tagalog. Yung sinasabi ni Yuyo Pedrito, yung mga araw na yun na sinundo siya. Paki-translate daw kung anong sinasabi ni Yuyo Pedrito. Ano, yung noong unang sinundo siya na is madaling araw. Yung husband ko noon is naka-soul. Uh-huh. So, ako lang at yung mga anak ko ang tao sa bahay namin. Okay. So, biglang may pumutok. Napakalakas talaga na putok na. Mm-hmm. Yes. So base doon sa sinasabi ni Yuyo Pedrito, paki-translate daw yun sa Tagalog, yung sinundo siya. Kunwari, ikaw ngayon si Yuyo Pedrito. Kunwari, ikaw si Yuyo Pedrito. Hindi yung ikaw nakasaksi na may pumutok. Kunwari, gawin ko ikaw na ikaw si Yuyo Pedrito. Sabihin mo in Tagalog version na yung sinasabi ni Yuyo Pedrito at i-stop kita
kung medyo nailigaw. Sige ko no. Yung time na sabi niya ano, sinundo siya doon ng more or less 30 ka mga agila. O yung sabi niya na kanina na sinundo daw siya ng 30 kaagila members kasama si yung si Sir Pidoy, which is yung mm-hmm. command niya. Tapos pinaputukan yung bahay niya sa labas. Kasi pinaputukan siya, so binuksan niya yung bahay, yung pintuan ng bahay niya. Paglabas niya, sinigawan siya nga dapa. So dumapa siya sa floor ng bahay niya. So pagdapa okay, niya, very good. Sa may hangganan siya, sa may pintuan siya dumapa. At kasi pagbukas niya mga kaibigan, at minanduhan siya kaagad doong sa may mga armadong tao na mga agila na more or less 30 ka tao na yung karamihan ng mga armas nila is mga itak na mahahaba. Pero yung baril ay mabibilang pa, lima lang ba yun? Less than lima? So, sige. So ngayon pagdating daw doon mga kaibigan is may pinaputukan yung bahay niya sa labas. So binuksan niya. Sige, continue ko no, Day. Continue. Binuksan niya, tapos pinadapa siya, tapos ano, ginapo siya. Dito sa magmula sa sa kamay niya. Tinali siya sa likod. Parang nakaganit ganun. Nakaganon ay nakaganon keep. Oh. Nakaganon tapos sige. Dito. Bago pa 'yon. Bago pa 'yon na ginapo siya. Nakadapa siya habang habang siya ay nakadapa na yung mukha niya is nasa sahig, inapakan ng kanyang leeg. Mukha niya daw nakaganon. Inapakan. Pati yung kanyang shoulder inapakan. Sige, continue. Tapos pagtapak daw dito sa ulo niya, pinaputukan niya siya dito. Dito banda sa kanan. So, pinaputukan siya ng isang beses. Uh-huh. So dalawang beses siya pinaputukan. So ayun, pinatayo siya, pagkatapos noon pinatayo siya. Nakatali na siya noon, nakatali na. Pinalakad siya, nakadistansya yung mga agila, pero yung tali ay apat yung naghahawak. Okay. So hawak habang siya ay habang nagkaganito, may apat ditong nakahawak na. May tali doon, tas doon. So hindi siya libreng. Hindi siya, ito yan mga kaibigan ha. Kunwari tatali ko ka sarili ko. Tatali ko. Ngayon, ang tali is hanggang dito sa lagpas ng siko mga kaibigan. Diyan. Tapos masikip. Tapos yung tali pala, may tali pang ano para hawakan doon sa apat na mga agila. Yes. Op. Oh my God. So tapos. So habang naglakad siya, hindi siya makalakad ng diretso pala dahil may mga nakahawak pa. Yes. So sige ko no, explain, diretso ko lang. Sige. Dinalakad siya papunta sa bahay nila, mamerto po. Nay, tapos doon na siya, ano, sinuntok sa kanan, dito. Sinuntok malakad. Ginanon siya. Yung pagsuntok na ay may hawak daw na baril, tapos ginanon dito. Okay. So yung hawak sigurong baril is maliit, hindi mahaba. Yes, so, short na baril sa so dito sa may kanan, ano, sa may dito. Ribs. Biro mo yan. Sus Maria. So, sige, continue ko no, in Tagalog, Day. In Tagalog, kung ano ang ginawa nila sa kanya doon sa bahay ni Mamerto Galanida bukod doon sa sinuntok. Ay, na gamutin mo itong si Mamer ngayon din. Kapag hindi siya gumaling, pa, ano daw, ng madaling araw, kapag ano may araw na daw at hindi pa gumagaling si Mamerto, alam na kung ano mangyayari sa kanya. Yeah, dadalhin siya doon sa siring, ano? Parang pinagbantaan na siya. Yes. Pinagbantaan na siya noon.
sa Claro kung hindi gumaling si ano, hindi gumaling si Ma'am Ertugalanida yung araw na yon. Si Ring. Yes. Mm-hmm. Yes. Ang si Ring na yon. Kung nai kung ano ang nandoon, ang nandoon ay cemetery. Cemetery, right, right. So ano pa daw ang ginawa nila habang nandoon at si Jerins walang sinasabi. Oo, dininay daw ni Jerins na ano na wala siyang kapangyarihan. Sabi daw ni Jerins, meron kang kapangyarihan. Pagalingin mo si Ma'am Erto. Ngayon din. Kaso pinipilit ni Jerins na paaminin na meron siyang kapangyarihan mangkulam at manggamot sa kulam para anong ginagawa ang pagiging Diyos niya? Yes, yun yung question. Ano ang kapangyarihan niya? Ano ang kapangyarihan ng gulupong na yung matabang nagmamagaling? Malaking question. Kasi Diyos siya bakit hindi niya mapagaling yung tao? Correct. Yun yung question. Nasaan yung pagiging Diyos niya kung hindi niya mapagaling yung tao? Correct. Kaya ayun, yung iba ang pinagbintangan. Kasi hindi siya Diyos. Hindi niya mapagaling yung tao, so ibang yung pinagbintangan. Yeah. Doon nga ako nabwisi talaga eh. Pati nanay ko pala, pinagbintangan na ano, na aswang? Yes, na yung nanay mo na yung muntik na mamatay. Saksi ako doon. Sumuka siya lang, sumuka kasi kasali din ako nay. Nakainom din ako kasi si Senior Aguila mismo, yung nag-call sa akin, na sabi niya sa akin, aswang daw ako. Sabi ko, bago talaga, no? Senior, sabi niya, aswang ka. Inko, yes! At that time, Nay, 6 months akong kapapanganak lang. 6 months pa yung anak ko. So, pinainom niya. Tapos, naging aswang ka daw. Oh, tapos, pinainom niya ako. Walang hiya talaga. Walang hiya. Nanay ko, aswang. Yes. Hindi. Nandun yung nanay mo nung umiinom din ako. Nakita ko siya. O tapos ang nanghihina na talaga siya. Nung nakita kong sumusunod siya. Tapos kaderi yun. Diyos ko po, yung nanay ko masyadong napili. Yung amoy na hindi mo kaya yung amoy. Pag ano mo pa lang. Oh, yeah. Sa baho niya. Yes, oh? Hindi mo. Parang amoy bawang, na amoy. Ano, hindi mo matalaga matake yung amoy ng pinapainom sa iyo. Oh my goodness. Ka talaga. Grabe. Yes, hindi ko may... Yes. Grabe talaga ang ginawa nila kay Yoyo Pedrito, hindi makain ang ano, tapos ayun. Paki kwento dai anong nangyari sa kanya ngayon? Ang effect doon sa kanya is yung lumiit yung kanang shoulder niya. Dito po, lumiit. Balikat, yung kamay niya, lumiit. Ito po yung iniinda niya dito. Masakit daw. Until now, yun yung iniinda niya. Ang karamdaman ngayon. Gusto niyang, pag may pera daw siya, gusto niyang magpa-doktor. Ipa-doktor natin yan. Ipadala natin yan sa ano. Ipa-doktor natin yan. Hindi siya mag-aalala dahil nga meron din tayo mga kaibigang mga doktor na willing mag-ano niyan. So, aanuhin natin. Hindi natin yan siya titigilan at hindi natin yan anuhin na basta lang nakapagsalita. Tulungan natin si tatay. So, gaya nga ng sabi ko, nandito ako para suportahan yung kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. So, kaya ipagpatuloy mo ang kwento, dahil dali. Kung ano nangyari. Nung sabi niya, nung pagkatapos daw yun, noon, pinauwi siya. So, tinanggalan na siya ng tali. Tapos pinauwi siya sa bahay niya. After 5 to 6 days, pinuntahan siya ulit. May kumatok sa pintuan ng bahay niya at around 3 o to 4 o'clock in the morning. Yun yung sabi niya. Tapos, sabi, sumama ka sa amin. May pupuntahan tayo. Tapos, noon, dinala siya sa labas. Dinala siya sa abandonadong bahay. Tapos sabi sa kanya, dito ka lang, huwag kang aalis kasi babalikan ka lang namin. Kapag may dadaan ng sasakyan o mga tao, magtago ka, huwag kang magpakita. Yun yung sabi. Kasi babalikan ka lang, babalikan ka namin.
Oh. Pero yung mga kasama niyang agila na kumuha sa kanya is mga armado, may dalang baril. Ang ibalong baril daw yung kanya. Yes, at may mga mahabang itak. Parang samurai. Oo, mga armado nga. So siguro yes. since na madaling araw yun, siguro balikan nila para sa gabi, doon na nila patayin si Yuyo. Yes, naghihintay sila sa utos ni Senyor Aguilanay, kaya natagalan nung pagbalik nila. Kaya pagbalik nila, wala na si tay, yung si tatay. Kasi naiisip niya na ano talaga ito, may plano itong papatayin ako. Yun yung iniisip niya. Oh, so tumakbo na siya. Biro mo yan, ang layo ng tinakbo? Wala doon sa kinalagyan yung babandonadong bahay. Tumakbo siya, hindi siya dumaan sa ano, sa daan sa talaga. Daan, sa yes. Pinatatakot siyang larangan o makita ulit ng mga agila. So, kahit ano, hindi sa daanan ng tao, doon siya dumaan, kahit maputi, kahit sa ano siya dumaan sa mga kahoy-kahoy, sa mga hindi dinadaanan ng tao para habang siya ay naglalakbay natatabunan siya ng mga puno. Yes. Tapos ano, sabi niya na hindi daw nasabi niya kanina, sa sobrang uhaw na niya, gusto niya niyang uminom ng tubig. Ano, inakyat na niya yung puno ng niyog. Tapos nakakuha siya ng isa, pinukpok niya ng gato, tapos ininom niya yung tubig. Ano nung yung niyog. Oo. Biro mo yan. Grabe si Yuyo, no? Grabe talaga. Yes. Oh, binuhay lang siya talaga para magpatutuo sa ganitong mga pagkakataon na matapos na ang mga paghihirap ng mga biktima ng mga kulto. Imagine that night, oh. Ano, ginising siya na maling araw, 4 o'clock in the morning. Nakabalik siya, nakarating siya sa pamusaingan, doon sa pamangkin niya is 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock, yeah, 4 o'clock, biro mo yan. So parang 12 hours siyang naglalakad? Yes, around 2 ng hapon siya nakakain na nai. So walang, walang breakfast, walang lunch, walang tubig. Grabe no, doon siya nakikatok, nakikain doon sa sa bukiran nila ni Mayong ni ama ni Ricardo. Yes. Buti na lang. Salamat sa mga tao nag-offer ng pagkain kay Yuyo Pedrito. Salamat doon, ikaw ay pagpapalain ka ng Panginoon habang buhay. So salamat. Konti lang yun, isang beses lang, pero forever yan. Forever ikaw na ibibless ng ating Panginoon. So sige pa dahil, yes. Kwento pa. Yun yung iniisip ko na ang haba na nilakad niya, tapos matanda na siya at age 79 years old, mga kaibigan. 79 years old, naglalakad ng 12 hours. Yes, matanda pa si Tepid rito sa ama ko, kasi yung ama ko namatay 71. Running 72. Siya. Tapos yung iniisip ko, kung ama ko ito, hindi ko matatanggap kung ganito yung nangyayari sa ama ko. Siguro sa akin, sa part ko, makapapatay ako ng tao kung ganun klase binaboy yung ama ko, hindi ko talaga matanggap. Yun yung iniisip. Kaya nga, so, yeah, salamat sa pagkumbinsi na madalas siya sa ganito. At isa pang rason na ano, linisin natin ang kanyang background, ang kanyang pagkatao, na dahil nga kung siya ay totoong magkukulam at isang aswang, edi matagal nang namatay si Jerins at si Mamir Tugalanida, at lalong-lalo na yung nagsuntok sa kanya at nanakit sa kanya, right there, namatay na kaagad. Pero hindi eh, dahil wala nga siyang ganun. Yes, ma'am. Ano na, yung nangyari sa kapihan ay nung nalaman na namin yung about sa kanya na nangyari. After 2 days, may ano, bulong-bulongan na doon sa kapihan na ano, missing daw itong si tatay, nawawala daw, namatay daw. Parang ang bulong-bulongan doon is sinalvage daw ng mga agila, ganun. Kaya parang natakot kami na ganun talaga yung gagawin sa katao kapag may ano, kapangyarihan ka, o
justice? Nasaan yung justice siya? Eh, hindi naman tayo pumunta doon para pumatay ng tao. Eh, wala, hindi natin alaman yung katotohanan. Yeah. Hindi. Biro mo yan? Yes, napasalamat ako nung nalaman ko na buhay pala. Tapos nandun sa anak ko yan. Yun yung thank God na buhay pala yung tao, hindi pala namatay. Kasi siguro din ganun na rin ang pinapalabas nila kay Senyor Aguila na pinatay nga nila dahil siguro malilintikan sila kung hindi nila yun sinabi. Kasi yun yung bulungan doon sa bundok na namatay itong tao to, naging missing siya doon. Kasi walang nakakaalam kung nasan yung taong to nabubuhay ba. Kasi alam ng buong kapihan na yun yung nangyari sa kanya, na iniwan siya sa abandonadong bahay. Pero hindi namin alam yung detalya doon ng istorya na buhay ba talaga o patay ba itong taong to. So, tanong ko lang, alam ng mga tao sa kapihan na ganun ang ginagawa ng mga Aguila at nila ni Jerins, kasi ina-approve niya naman yung ganun. Walang mga taong nag-iisip na hindi na to tama? Kasi inuubi nila yun kasi para sa akin ay sana yun pa ako. Naniniwala kasi kami na Panginoon siya. So kung ano yung sinasabi niya, pinapakinggan namin. Tapos we understand na siguro totoo talaga. Kasi siya yung Panginoon namin. So lahat ng sinasabi niya, naniniwala kami. At walang magre-react. Kasi kami, natatakot kami sa mga gilanay. Yun yung totoo. Ganon? Yes. So ito palang mga Aguila is ang mga barumbado. Ang mga barumbado sa kapihan. Na ito sila yung nanghaharas. Kasi sila yung sa disciplinary next. Sila yung PNP doon sa kapihan. Sila yun. Biro mo yan. No? Naka-uniform pa daw ng military, army yung ano? Yung awl na police. Yung awl na police na nag-talk sa kanya. Yun yung naka-uniform. So si Pido yun? Yes. Oh my goodness. You see yan mga kaibigan? Naka-uniform. Ibawal yan. Bawal yan sa kung sa pa sa grado yung mga uniform na yan, sa mga tao lang nakarapat dapat ang pwedeng magsuot nun. Isang krimen din yung pagsusuot-suot ng pagkukunwari na ikaw ay isang gano'n na hindi naman. Yes. Grabe no, grabe talaga. So, oh my gosh. Ay. So, Day. Marami akong dapat itanong sa iyo. Maitanong ko lang kasi yung lumalabas na ito bago lang na merong mga pinagsamantalahan ni Jerins 2019 pa nag-umpisa nung pag-akyat ninyo. Naniniwala ka ba doon sa mga bulong-bulungan na meron na talagang mga ginagamit at nire-rape si Jerins 2019 pa lang. Tapos ito'y sa tulong din ni Janjan at ni Janet Aho at ni Rosalie na magsasabi doon sa mga bata na ikaw ay isang swerteng nilalang pag ikaw pumayag na ikama ni Senyor Aguila dahil ikaw ay diretsong mapunta sa langit. Ano ang stand mo doon, Day? Naniniwala ako na kasi hindi ko nasasabihin yung pangalan, malapit sa akin. Wag mong pangalanan. Hindi ko nasasabihin kasi andun pa sa pamilya ko. Yeah, matagal na daw niyang alam yan since 2020. At hindi 2019 pala, hindi in 2020 pala. 2020 siya ikinasal doon. Aha. Yes. Aha. Pero nalaman niya 'yan. Aha. Pero sabi niya, akala niya hindi 'yun bawal. Akala niya okay lang 'yun. Kasi sabi daw itong right hand ni Jerins na babae. Sabi niya na
si ano Janet. Si yes, Janet. Ano ka daw? Huwag mo nang yes. i-ano-ano yung mga criminal dapat pangalanan yan. Hindi, hindi pwedeng yan. Ito, right hand. Sampalin ko yan ng right hand ngayon. Sige ko na. And sabi niya, ano, swerte ka daw. Kasi afterlife, malaki ang ganti sa'yo. Magiging isang malaki kang, ano, parang princess, parang ganon. Reina. Yes, yung matatanggap mo. Yung award mo afterlife. Yun yung sinasabi. So, ayan. Kapag yung babae na natitipuhan ng Panginoon nila, tapos ina-approach, hindi na siya mag-no-no. Kasi feeling niya, ay, kasalin na ako. I am blessed. Parang ganon. Kasi ikaw yung na sabi, sa ikaw yung nasali sa puting panyo na binigyan ng puting panyo. yun. So, kaya, kaya kapag ina-approach sila ni Janjan, ganyan agad. So, yeah. Ang pagpapaliwanag pala sa mga bata na parang extra points. Extra yeah. points pag pumayag yeah. silang makipagtalik kay Jerry. Habang sila ay mga birhen, dahil nagustuhan sila ni ano, pag sila ay pumayag, extra point yun bukod sa pagiging santa. Yes. Maging maging isang malaki ka. Sa posisyon, parang higher rank yung pagiging santa. Yes. Okay? Yes. So, meron akong na nakakalap na ito'y isang magandang bini-bini na dalaga na habang ginagamit ni Jerenze ang pobreng bata ay nakatakip ng una ng sa mukha dahil naiilang siya sa matabang nagpapanggap na isang Diyos. Hindi niya kayang tignan ang animal na gumagamit sa kanya. Ikaw ba'y naniniwala na ito ay totoo? Yes, kasi ano, ito din ang sinaysay sa akin, sinabi sa akin. Ano, sinabi niya na matagal hindi nung alam, ito yung nangyari. So, sinabi ko sa inyo, totoo talaga yung sinasabi ng babaeng ito. Kasi the way she described yung nangyari, yun din sinabi ng babae na yun yung nangyari sa kanya actual nung time na yun. So, totoo talaga na ano, pinaganon niya nung una na eh, parang pinaganon. Pinaganon daw. So, habang ikaw, kunwari ikaw yung babae, habang ikaw nakahiga, siya ang nagsabi na takpan mo yung mukha ng unan o yung bata na ang nagtakip, hindi utos ni Jeren? No, yung sabi sa akin, yung nalaman din niya, kasi yun yung naging usap-usapan ng mga bagong ano, kasal doon na ano, kasali. Ang sabi is, siya daw yung nagsabi, yung babae na ano, nahihiya ako kasi Panginoon yun yung gagamit sa kanya niya, so mahihiya siya. So hindi na, wala siyang lakas na magsabi yeah, no dahil siya Panginoon. Takpan mo na lang yung mukha mo. Hindi ka mahihiya. Si Janet ang nagbigay ng instructions kung ano ang gawin niya para hindi siya mailang. Yun yung sabi sa akin. Sabi niya sa akin na yun daw yung nangyari. Tapos yun yung din yung narinig ko story sa kabila na yun din nangyari sa kanya. So, pinagtagpi ko, totoo talaga pala. Kasi yun grabe yung... Grabe na? Pareho silang statement. Yes. Kasi kinakusap ko siya na ano, kasali ka ba sa naging babae ni Senyor? Sabi niya, hindi ako kasali. Yung kumabuti, baka makakapatay ako ng tao kapag nasali ka pa. Yes. Pero alam niya, alam niya yung mga pangyayari dahil sila yung grupo na yun ang magkasama na pinag-aasawa ni Jerins ng isang kumpol sila. Yes, alam niya yun. Alam niya kung sino yung mga babae, alam niya. Kasi madami sila. Yes. So ano ang opinion mo sa sinasabing bago i-fix
ni Jerin, i-partner sa iba, siya muna ang gagamit. Ano masasabi ko, Nay? Yeah, ano sa tingin mo? Totoo tong mga issue na to na kung meron siyang magugustuhan. Pag meron siyang magugustuhan na ano na isang minor, isang dalaga na natitipuhan niya, siya muna ang gagamit, tapos pag natapos na 'yon, ipapag-asawahin niya, i-partner niya sa mga kasapi din ng kulto. Ano masasabi ko niyan is totoo talaga. Kasi ano, noong hindi pa siya naging Panginoon, dito pa lang sa Patag mismo. Mm-hmm. Yung mga kabarkada niya, classmate niya, nagsasabi sa akin na ano, may classmate siya, kabarkada na kilala ko. Sabi niya, mm-hmm, ate, ito talagang si ano, si senior is matagal nang manyak. Kahit nandiyan sila mga babae, para silang nagtitipon, tapos parang banding na ng mga kaklase. Uh-huh. Tapos siya nandun lang siya sa tabi, nanonood ng porn. Tapos bigla daw sisigaw na act. Titingnan nila kung anong nangyari, nagma-masturbate daw pala kahit nandun sila mga babae. Yun yung sabi. Oh my god. Yes. So talagang naniniwala ako sa mga sinasabi nitong mga babae na to na ano, totoo na bago niya ikasal sa iba, is ginagamit muna niya kapag tipo niya yung babae. Yes, naniniwala ako. Mga more or less kaya, Dai, bigyan mo ng numero. More or less, ilang mga minors ang ginaganon niya? 20. More or less 20. Yes. Oh my gosh. Pero ang alam mong totoo, ilan? Wala pa. Ang nalaman ko pa lang na yun is 6. Biro yes. mo yan? Biro mo yan, mga kaibigan. Jesus Maria, biro mo yan. Ay, napaka... Karimari-marim na, no? Lovely. Yes. So? Sa part ko yung Nay, tas kapatid ko yung ginaganon. Hindi ko matatangga. Kasi minor siya, Nay. Oh. Mm-hmm. Oh, napakaganda pa ng future nila kapag hindi ko talaga ma-experience. Oh, nakita ko yung isang babae na yung talagang napaka ano diyan, na nakita ko ang itsura, napakaganda. Matangkad. Maganda, maputi. Yes. Ano, kamag-anak ko din siya, Nay. Sa part ng mother ko. Yes. Yeah, maganda. Maganda yung talaga siya. At yung lahi nila na ay mapuputi, matatangkad, magaganda. Yun yung lahi nila. Yes. Kaya nagustuhan ni Jerins Kilario. So, pala. Kung tingnan mo si yung kasama namin na witness na yun, na nagsasabi din na in-approach siya, mm-hmm, na gusto siyang gamitin. Uh-huh. Itong babaeng itong lumabas na issue, kung ipagtagpi mo na yun, ito talaga yung gusto niya ng mga babae, mga mapuputi, magaganda. Mm-hmm. Kasi yung malaming witness, maputi din, maganda na yung in-approach niya. Oo, nakita ko. No. Ayaw ng bata. Yun. Mm-hmm. Yan, nakita ko. Maganda nga. Maputi talaga at ano. So, grabe, no? Lovely, Sus Maria. So, ano ang, habang ikaw ay nandito ngayon, eh, madaling, 420 pa dyan, hindi ba? 420? So, nagiging 13 hours difference tayo kasi nag-change na kami ng oras dito. Hindi na tayo parehong oras. So, mas 13 hours. So, ngayon is 4:21 dyan. So, habang ikaw ay nandito, salamat. Ano ang alam mo at nalalaman mo nung andyan pa si Jerin sa baba, kasalukuyang nandun, ini-in-house ni dyan sa bahay niya, pinaggawa talaga para lang doon ibahay si Jerin. Anong maikukwento mo sa amin? Ano yung nung ano na eh, nung parang hindi ko na maintindihan ang lagay namin doon, parang hindi ko na talaga maintindihan kung anong talagang goal ng grupo namin kung bakit kami nandoon.
tinatawag nila ako kasi ako yung nalaman ko yung nangyari sa eleksyon. So pinatawag nila ako. Tapos sabi sa Pijing to Lovely Novi sa Bandal, pinapatawag ka ni Senior Aguila kasi kakausapin ka niya. So pumunta ako. Pagdating ko doon, ang kumausap sa akin is si Rosely at si Danjan. Sabi nila sa akin, hindi daw si Senior ang nagpatawag, kundi siya. Sabi ko, pwede palang gamitin ang pangalan ng Panginoon, hindi siya magagalit. Bakit sinabi sa Beijing na pangalan ni Jerens yung makikipag-usap sa akin? E bakit hindi sinabi kayong dalawa? Oh, sabi nila sa akin, kasi nalaman daw nila na ano, wala na daw akong gustong, parang ano, sinasawag, ang tinatawag nila dun sa amin ay is agukoy. Na ano, hindi na daw ako naniniwala. May nakapasok na daw na masamang elemento sa utak ko. Kaya ako, kaya iba na yung paniniwala ko doon. Kaya hindi na ako naniniwala sa kanila. So sabi ko sa kanila, para maging straight yung paniniwala ko dito sa grupo natin, paki-explain nga ito sa akin kung anong ibig sabihin nitong babaeng na ito, na kasi sabi niyo, hindi kami walang makakatakay sa Arka ni Noah kapag hindi pares. So dapat, kapag nandun ka sa grupo, sa bayanihan, is makakapunta ka lang to heaven kung pares kayo. Kung pares, hindi pwedeng mag-isa ka lang. So yung kapatid ko na hindi sumama yung partner niya, ikinasal uli. Yung kapatid ko na babae, kahit minor, ikinasal para maging pares. Para makasakay sa arka ni Noe. So ayun yung nangyari. Pero bakit itong babaeng to, ano, kamag-anak ko din ito sa apelyido? Hindi, pangalanan mo. Pinangalanan ko na yan eh. Pinangalanan ko na yan. Sincha. Oh, bakit itong babaeng to hindi ikinasal? Oh, si Cynthia Kaindoy. Ang tinanong ko niyan is si Janet. Sabi ko sa kanya, paki-explain. Kung masabi mo ito ng insakto, matuwid, at kapag makumbinsin niyo ako, maniniwala na ako na itong grupong to, ito is totoo talaga na ang goal namin is makapunta kami ng heaven at may matatanggap kami from you. Yung price. Masisave kami. So sabi niya, ano, before daw, ang explanation, ang nag-explain sa akin is si Rosely. Pinasa ni Janjan yung question ni Rosely. Sabi ni Rosely sa akin, before daw umalis yung espiritu ni Jeren sa katawan ng bata at umalili yung espiritu ng Panginoon, is kasi second coming na siya ng Panginoon. Yung Santo Niño. Okay. Yes, yes. Bago humalili yung espiritu ng Santo Niño sa katawan ni Jeren, sabi niya, nakiusap yung espiritu ng bata na itong babaeng daw ito, huwag ikasal kasi sila lang daw. Sila lang yung pwedeng mag-partner. So doon ko na-question. Sinabi ko sa kanila, eh bakit hindi mo nalang patayin itong babaeng to para magkasama na sila sa afterlife? Para hindi na ikasal. Kasi bakit? Iba na yung nakapasok sa espiritu ng lalaking ito, ni Jerens, yung espiritu na ni Senior Santo Niño, bakit niya pa? Dapat nakalimutan na, no? Dapat hindi na sila magkakilala. Bakit nila pa ilalapit yung babae? Eh, wala na dun yung espiritu ni Jerens. Kung saan siya magtatabil, nandun yung babae na eh. Palagi niya kasi. Yes, at one time po, narinig ko nung nagwawala si Auntie Dinia doon sa bahay nila sa kusina. Nandun ako doon na time kasi may problema ako at humihingi ako ng tulong ni Mama Nina. Kasi si Mama Nina talaga, ano, mahal namin, nire-respeto namin yung pamilya nila kasi malaki yung tulong nila sa amin. Yun yung nanatili sa puso ko, Nay. Kasi nung nandun pa kami, Nay, si Mama at si Auntie Dinia yung tumutulong sa amin. Talaga. Nung na-time na doon, pumunta ako ni Mama kasi nagkasakit yung pinanganak ko doon sa kapihan na bata. So pumunta ako ni Mama kasi humingi ako ng tulong sa kanya.
Doon ko nakita si auntie niya na nagagalit. Nagagalit siya, sabi niya, bakit ka pumapayag na itong babaeng to sinasama nila ni Jay Prince kapag magta-travel? Eh, hindi daw titignan kasi mali. Kasi ito yung, kasi si Jay Prince, pag... Oh, wala na yung signal, Dai. Yun yung okay. Hindi ka na naririnig, be. Hindi ka na naririnig. May tumawag kasi kanina, kaya hindi na naririnig. Okay. Grabe na. No? So, maiba tayo. Ano sa tingin mo? Kasi ako naniniwala buong puso ko na meron silang ginawa sa mag-ina. Na nilason nila si Mama at si Mayor. Ano sa tingin mo? Ano na? Ano sa tingin? Kasi ako personally naniniwala na nilaso nila ang mag-ina. Yun yung sabi nila sa amin, ay, pero ako na hindi ko kasi nakita yung personal na ano ni Auntie Linya at ni Mama nung namatay. Mm-hmm. Kasi parang madalian yung nangyari na, pagkamatay, inilibing, parang ganun. Tapos yung tingin kami, yung mukha lang, hindi namin nakita yung buong part ng katawan niya. Yun lang yung experience ko na nakita sa kanya. Kaya hindi ako makakapagsabi na totoo na nilaso no ano. Oh, may part sa akin na nagsasabi na siguro parang ganun. Pero hindi ka talaga makakapagsabi na baka ano, totoo talaga. Parang hindi ako makakapagsabi ng ganun kasi hindi ko nakita yung buong nangyayari, yung katawan ni Mama, yung katawan ni Ate Linya, hindi ko nakita. Yung mukha lang yung nakita ko. Pero kay Ate Linya na hindi ko nakita talaga kahit mukha. Hindi ko nakita. Ang Mama lang yung pinakita. Bakit? Kami. Bakit? Wala ka doon? Ay, nandun ako. Kasama ako sa nagsiserve. Hindi pinakita sa amin, ay. Ewan ko sa iba kung nakakita sila. Pero ako, sa part 2, hindi ko nakita talaga. Kasi yung namatay si Auntie Linya, nang gabing iyon, ano, nagluksa kami. Sa madaling... Nagluksa kami nung gabing din yun. Pinagluksaan namin. Course, nagluksa. Ano, okay. Nung madaling araw, Nay, inilibing na namin. Kinabukas, madaling araw, inilibing. So, hindi ko... Bakit nakita. Madaling araw? Bakit? So, yung palang... Hold on. Uupo ako ha. Kasi parang kanina pa ako nakatayo. So, ngayon, Bakit hindi ba binalsama si Mayor Linya? Hindi, Nay. Inilibing bakit daw? Bakit hindi binalsama? Hindi ko alam, siguro family decision nila 'yon. Yung hindi kami kasi anong reason, kung ano talaga. Nandun ako, nakikiluksa lang. 'Yun yung nangyari. Tapos kinabukasan ng madaling araw, inilibing. Yun. Hindi ko yun makakalimutan kasi napakaulan noon na time na umulan. Bakit madaling araw ilibing? Anong oras sa madaling araw? Mga 5 in the morning. Parang halata na mayroon silang tinatago, no, para walang makakakita. So gawin natin itong madaling araw. Kasi for sure ang mga tao pupunta. So marami bang tao doon sa libing? Marami bang nag-attend o bawal din magpa-attend? Marami nagsilibing doon lang sa loob ng kapihan, membro lang. Para kay kamamanina o kamaymanina din ang nangyari. Marami nagsilibing sa loob lang din, sa membro lang din. So yung katawan ni Mama Nena, okay tignan sa mga taong taga-Kapihan, pwedeng lumapit doon sa nicho. Ay, pwedeng lumapit.
Sa mukha lang. Yung mukha. Pwede. Yes, yung mukha nakita ko last. Last na pinasilip yung mukha. So ano ang nila, ang copy nila? Ano, gawa doon sa kapihan o binili? Hindi ko alam na kung ginawa ba doon o binili kasi maganda yung copy nila, Nay. Maganda yung kang mama nila at saka yung kagatidin niya. Maganda. Ah, so binili yon. So ang aking pinagtatakahan sa paglibing, so lahat ba sila? Silang dalawa ba inilibing ng madaling araw? Kay mama, yes, kang mama, oo. At kaya pili niya, oo. Pero matagal yung pagluluksa ng mama ni Nay. So may debate, may, aha. Doon namin niluksa sa, ano, sa quadrangle. Mm-hmm. Sa Totoo 1-2-4 Arena namin, oo. Doon namin pinagluluksa ng ilang gabi. By cluster sponsor yun, Nay. By cluster sponsor yung nagsiserve gabi-gabi. So, nabalsama si Mama Nena? Siguro, Nay. Siguro. So, kasi niluksaan namin ang ipagay. So, nabalsama si Mama Nena na ang sinabi ang ikinamatay is heart attack at saka COVID. Ano? Nabalsama. Pero si Ate din niya, si Mayor din niya, namatay sa heart attack, hindi pinabalsama. Pinalibing ka agad. Pinalibing ka agad. At ipinalibing ng madaling araw. Kasi, mga kaibigan, kaya yun ay walang naging question kasi kapag may mamamatay doon, yun yung parang process. Kinabukasan, ilibing, dapat ilibing na. Yun yung process doon kapag may mamamatay. Kaya yung mga tao, hindi na question kasi yung iba din kapag mamatay, yun yung hindi nangyayari. Kapag namatay itong tao sa hapon o sa madaling araw, kinabukasan ng madaling araw din ililibing. Yun yung nangyayari na doon sa kapihan kapag may mamamatay. Kaya walang naging question sa nangyari kay Ate Dinya. Pero kung tutuusin si Ate Dinya ay iba ang katayuan at ang category niya. Hindi siya basta-basta. Yes. Hindi siya basta-basta. Si at honorable siya sa sabihin ko ng buong Siargao. Pero bakit hindi man lang ipinabalsama para mapagluksaan ng ganun katagal kagaya ng ina? No? Yes. Hindi ko talaga makonvince sarili ko eh na normal at natural ang kanilang paglinisan. Hindi talaga. So, grabe lovely. No? So, marami pa tayong iimbitahan. Marami pang ano. Pero ito si Don Pedrito, ayun talagang ating hinihintay ng matagal na grabe talaga ang pasensya at ano, yung paghihintay na dahil nga malayo siya. So, finally, andito na siya. Nandito na nagpatutuo at salamat sa iyo, Inday, na ikaw yung nag-explain in Tagalog para hindi na maging putol-putol ang ating ano ngayon na dire-diretso may Bisaya at saka Tagalog. So, sa akin lang, binabantayan namin mga kaibigan kung sino man, kung ano mang mangyayari kay Mang Pedrito. Yes. Ang salarin ay mga kulto, lalong-lalo na ang mga agila. So sila ho ang magiging salarin kung ano man ang mangyayari kay Mang Pedrito. So, panawagan ko no, Day. Pa last message ko no ni Muday kay ganina rata. So, mag-alasing ko na. So, nice sa ano, sa buong sambayanan or sa kapihan. Aha. Uh-huh. Sa kapihan, ano message mo doon sa mga taong kahit ano na doon sa mga taong naiiwan doon, sa mga natira doon sa kapihan. Lalong-lalo na sige, yun muna. Ang message ko sa kanila, Nay, is hindi ko sila maintindihan talaga, Nay. Kasi itong nangyayari sa mga minors, hindi ito parang karumaldumal na eh.
Hindi, parang ako sa part ko lang, hindi ko talaga mapapatawad kapag nangyayari ito sa pamilya ko. Sana, ano, sana matauhan na sila. Sana makita nila na yung point na hindi na to tama. Mali na talaga. Yes. Yun yung gusto kong ano, maisip nila na sana magising na sila sa matagal na pagkakulong nila. Yun lang yun ay. Kasi may nakapagsabi sa akin na ano, sabi daw niya na nung pumunta siya sa kapihan, sabi daw ng isang taong ito na ano, alam na ng mga agila. Matagal nang alam ng mga agila na itong si senior ay may gumagamit ng mga babaeng minors o hindi minors kapatid ko niya. Pero yung tinanong ko yung kapatid ko kung totoo ba ito, alam mo ba ito kasi agila ka doon sa taas. Sabi niya, hindi ko to alam ate. Nung nandun pa ako sa taas, hindi ko to alam kung nangyayaring ito. Dahil kung alam ko, kung siguro hindi ako magtatagal doon, matagal na ako umalis. Yun yung parang question sa utak ko na bakit ginagawa nilang tama kahit mali na? Bakit hindi pa nila ito nakikita? Ano pa ba talaga ang gusto nilang makita para matauhan sila? Yun yung gusto kong sabihin sa kanila, Nay. Kasi hindi na talaga tama, Nay. Kawawa itong mga batang ito na naging biktima. Sinasabi nilang swerte. Matalaga sa kanila. Nawawasak yung magandang buhay ng mga bata nang dahil lang sa hindi tamang paniniwala. Yun yung masakit sa part ng Nay. Yeah, so message mo sa congratulations. Okay na pala kayo ng pamilya mo. I love you Nag. I love you. So, message mo sa pamilya mo na nasa taas pa. Ano? Sana makita na niyo yung ano, bad side. Makita na niyo yung mali. Yun lang yung gusto ko. At matauhan na kayo at makita niyo yung goal, yung bright side na ipinaglalaban namin kung ano itong pinaglalaban namin. Kasi, Nayo, ano makukuha namin na yun? Pinaglalaban namin. Wala kaming makukuha kung sa akin lang na part na eh. So, kung personal interest, ano makukuha ko kapag kung ginawa ko itong lahat? Ang gusto ko lang talaga na is yung mabalik yung dating buhay namin. Bumabad kong kapatid ko, magkapag-aral ulit, bumabuo yung pamilya ko, mabalik yung dating buhay ng mga kapatid ko. Yun lang yung gusto kong mangyari na ito. Yes. Kasi nakikita ko kung gaano sila kahirap yun kasi galing ako doon. Yun yung gusto kong mangyari. Sana makita nila na itong ginagawa namin lahat na witness, hindi lang ito para sa aming sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay namin. Hindi sila namin iniinsulto sa mga paniniwala nila kasi kami nga we accept na nakasama kami sa ano na Islam. Oh. Baba natin yung ano pride natin. Ang acceptance na ito ang mahalaga. Ay accept na ano na Islam ka. Tumayo ang uli. Oh. Tanggapin mo lahat. Ang biras principle sa lahat ng action na ginawa mo kasi ikaw din yung nagdesisyon na gawin mo ito, so tao lang tayo na ay nagkamali din, so baba mo yung drive. Yes, yun lang yung hindi naman lahat ng tao perfecto na eh. Panginoon lang yung perfecto, so magagawa talaga tayo ng desisyon na mali, which is huli na na-realize dami ng nawasa o dami ng opportunities na naiwan. Pero ganun talaga ang buhay na eh. Kapag madapa ka, tumayo ka, magsimula ka ulit. Yun lang yung gusto kong sabihin sa mga kapatid ko na nandun, sa parents ko, sa mother ko na nandun. Yun lang yun. Sana bumalik na sila. And I love them always. Yes. Proud ako sa iyo. Grabe. Sobra akong proud sa iyo na matapang kang humarap at kahit pa alipustahin sa taga-taas na ganun, kinontra ka ng buong sambayan ng kulto. So, proud ako sa inyong lahat na nandyan. So, message sa tiyo mong si Edelito Sangko. Ano, thank you.
And I love you, Tay. Kasi ano na, nung bumaba kami, Tay, bago ako bumaba na, siya yung kinausap ko talaga. Sabi ko sa kanya, ano Tay, parang ano yung utak ko magulo na, hindi ko na maintindahan kung anong ginagawa namin dun sa taas, kung ano yung goal ng group namin. Gusto kong malinawan, gusto kong itang makausap. Kaya in-explain niya sa akin, kinausap. Pero hindi niya ako kinumbinsin na bumaba na. Hindi niya talaga kinumbinsin. Sabi niya, it's your choice, it's your decision. Oh, nasa sa'yo yan. Kung maniniwala ka sa akin o hindi, nasa iyo yung decision. Oh. Hindi yung sinasabi niyang taga-Kapihan na brininiwas kami ni Kay Piting. My God, kung brininiwas kami, hindi na sana sumama yung atawa ng niyang nitag sa Vladimir, nandun sa Kasimatep, sa Kapihan, kaling si Tay Piting mag-brinwas. Hindi na sana sumama si Crisanto na husband ni ng cousin ko na si Aliyah doon sa taas kung magaling mong brinwas si Tay Piting. Correct. Hindi kami brinwas. Kami, hindi kami inutosan or kinausap na bumaba na wala, walang nangyari. Naintindihan ko yung explanation niya na sinabi sa amin. Doon ako nalinawaga na ano, nakita yung liwanagan. Oh, yes, nice. Doon ko nakita yung katotohanan na ano, para lang talaga kaming iwan doon sa taas. Napakalagi talagang scam yun yung nangyari sa amin. Kaya I decide na bumaba na. Nung bumaba ako, sabi ko kay Titing, type patutulungan naman ako mula ulit. At tinulungan naman niya ako. Yes, kaya thankful ako na ano, kapitid siya ng nanay ko. Tinulungan kami ng pinsan ko, ng kapatid ko, nang bumaba kami dito sa Patag. Kaya, Tay, ano, salamat. Stay healthy at sana marami ka pang matulungan tao. Message sa ating butihing mayor at vice mayor ko na. I salute these two women. Ano, matatapang, kahit babae na eh, napakatapang. Kaya na-inspired kaming mga witness na ano magsalita. Kasi sa itong sa dalawa nating mayor, napakatapang talaga nila. Pinaglaban nila kami, naniwala sila sa amin. Hindi nila kami, ano, sinewalang bahala, parang gano'n na eh. Oh, hindi nila kami pinabayaan, tinulungan kami nila. Binigyan nila kami ng bahay, kaming walang mga patutuloyan. Tinulungan nila kami, kaya thankful ako sa dalawa nating mayor na ito yung nanalo. Kasi diba, no? Sila yung naglilingkod talaga ng bayan at tumutulong ng mga taong ano, nangangailangan ng tulong. Kaya saludo ako sa dalawang babaeng ito na eh, sa ating butihing mayor at sa ating butihing vice mayor. Salamat. Ako din, salute ako. So, message sa ating mga magigiting at mga galing na mga lawyers. Oh, hello Attorney Dano, salute. kay Attorney G.M. Bukilon, kay Attorney Yuna, kay Attorney Magdalena Daimig. Thank you. I salute this woman at kay Sir Attorney Dano. Salamat sa ano, mabubutin yung puso sa ano, sa pagtulong niyo sa amin na makamit-amin ng pagkita. Thank you. Thank you ng marami. On behalf sa amin ng mga witness, thank you. Thank you. We salute this beautiful person. Yes. No, no, grabe no. Ako din eh. Minsan maano ko na grabe no. Ang blessings ng Panginoon, binuhos niya lahat. Binigyan kayo ng mga matatalino, matatapang na mga leaders at saka mga heroes at saka grabe mga cleavers na mga lawyers na hindi mo akalaing mag-ano silang together na magtulungan sila na ganun, puksain itong mga walang hiyang akala nila na walang makapuksa sa kanila. Kaya eto ngayon ang masasabi ko lang sa mga panuway na mga ano, ganito lang ba? Ganyan. Sabi ko na eh. Oo. Ang sasabi ko lang ba, Makati yung aking ano. Kaya, buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo. Kayo naman ngayon ang iiyak at
habang buhay kayong iiyak. Walang langit para sa inyo. Walang langit habang buhay kayong magdurusa, kabayaran para sa inyo mga ginawa sa mga taong mga mabubuti. Kaya salamat sa pagkakataong ito na ikaw, lovely, kayo dyan ni Ralsei, sila, kayong lahat dyan na nandyan sa ano, nagtulong-tulungan na madala yung ating witness na hindi mabubura at maaano natin maprotektahan siya sa pagsasabing pag may nangyayari at may mangyari kay Mang Pedrito, kayo, walang iba ang mananagot kundi kayo, taga-Kapihan. So hanggang dito na lang, lovely, maraming maraming salamat sa inyong time. I love you, I love you, I love you everyone, mga heroes, grabe kayo. So hanggang dito na lang dahil wala na rin akong battery. So, ciao, maraming maraming salamat. So, alagaan nyo yung tiyo mong si Yuyo Pedrito, ha? Andito lang ako. Okay, alright, bye now, bye-bye, bye Nak, bye-bye. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.